So hello guys, ngayong video, ang topic natin ngayon ay tungkol sa schedule ko na pagbibigay ng vitamins sa ating mga African lovebirds para mag-mate sila. Tapos yung pangalawa ay tungkol naman sa itsura, kung ano magiging or kung ano ang mangyayari kapag successful ang kanilang mating. So kung ano itsura. Tapos yung pangatlo, kung may pagkakataon ba na mag-mate ang ating African lovebird sa loob ng kanilang nest box. Okay? So itong tatlong topic natin ay ngayong video. So mahaba-haba itong video na to. Kaya kung gusto nyo malaman or kung gusto nyo makita lahat at maintindihan nyo lahat ng aking explanation, ay tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para wala kayong malagpasan kahit isa. So nag-alarm ng aking... So ngayon, dito muna tayo sa kwarto na mag-explain, mag-vlog. Kasi sobrang dilim doon sa ibunan, doon sa taas, sa third floor. Tapos ang lakas pa ng ulan. E di, sa sobrang dilim, hindi nyo makikita yung mga ibon. Tapos hindi nyo pa ako maririnig kasi sobrang lakas ng ulan ngayon. Magsimula na tayo. Tara na, let's go! Simula na tayo ng pagbibigay ng schedule. So, ito ang schedule ko sa aking mga African lovebirds. Ito. Ayan. So, makikita nyo dyan yung aking kung kailan ako nagbibigay ng vitamins. So, ang aking binibigay, yung itong essential bit. Nakikita nyo ba? Basta ito ang packaging niya. Essential bit. So, yung pagbibigay ko ng essential bit, ito, sa Sunday, Tuesday, Thursday. Okay? So, salitan, every other day, ito. Tapos, tuwing Monday naman, Monday, Wednesday, at Friday, ay malinis sa tubig. So, ayun ang aking pagbibigay. Tapos, yung pang Sabado, yung ito, yung Pretty Bird ng Picoy by Munting Ibunan. So, ito ang binibigay ko kapag gusto kong mag-mate yung aking mga African lovebirds. So, bakit nga ba ganito ang pagbibigay ko? Bali, kaya ako nagbibigay tuwing Sunday, Tuesday, at Thursday ng multivitamins para syempre magkaroon sila ng vitamina sa kanilang katawan at ng mga iba pang benefits na kakailanganin nila sa breeding. Tapos, pag okay na yun sa isang linggo, magbibigay na ako ng 40 bird. Ayan, itong 40 bird na to. So, saka magbibigay nito para kung sakaling bigla silang mag-mate, edi ayos, di ba? So, once a week na lang ako nagbibigay nito kasi kailangan ko magtipid. Paubos na rin to. Hindi nyo makikita kasi sobrang dilim ng sobrang itim ng kanilang bote. Ayan. So, paubos na to. Kailangan ko tipirin. So, once a week ang okay dito. Tapos, ayun nga, yung ginawa ko tong schedule ko ng unang linggo pa lang ng Oktobre, para lang naman sa akin to. Yung schedule na to. Set up ko lang to, schedule ko lang to, hindi ko sinasabi na sundin nyo. Okay? May kanya-kanya tayong pagbibigay ng mga vitamins, ng mga kung anong kailangan ng mga alaga natin para mag-breed. So, kung wala pala kayong essential bit, pwede din ito. Selectrogen. Ayan, yung ganito. Kita niyo ba? So, ito, pwede rin to sa Electrogen. Ang mahalaga lang naman kasi yung multivitamins. Ayun ang mahalaga sa mga ibon din natin, yung multivitamins. So, kung makikita nyo na itong essential bed pati itong Electrogen plus MVM ay parehas itong multivitamins para sa mga alaga nating ibon. Okay? Pwede to. Pwede to. Then, pagpasok ng Sabado, tuwing Sabado, 30 bird. Once a week. Okay na yon. Tapos, ayun nga, nag-mate na yung mga alaga ko. Ito yung mga patunay na nag-mate sila. So, yung una nating nag-mate dahil sa schedule na binibigay ko, yung nasa flight cage natin. Yung itong blue opa, nahin, yung nakadipa. Tapos, yung
yung nasa ibabaw ay Vio-Pied na cup. So, sila yung unang nabiktima sa schedule natin, yung schedule na ginawa ko. Naging successful yung kanilang meeting dyan dahil nahalata ako sa katawan na sa kilos ng cup at hen na napagod sila na naging successful yung kanilang meeting. So, mahirap i-explain sa ibon kung paano nagiging successful yung kanilang mating dahil nga ay iba-iba ang galaw ng mga African lovebirds natin. So dito, kung napansin nyo, yung kanyang kilos, yung after ng ano niya, after ng mating nila, ayan, biglang lumipad yung Vio-Pied na cup, tapos nanatili siya sa pwesto niya dahil alam niyang napagod siya, na ano siya, naging success yung paglalabas niya doon sa hen natin. So, yung hen din na natili sa kanyang pwesto, yung sign na naging successful yung kanilang mating. So, ayun ang aking basehan lang ha, kung paano naging successful yung kanilang mating. Tapos, yung sumunod na mate sila ulit, yung nag-mate sa flight cage. So, nung binukod ko na sila sa bagong cage nila, sa sariling cage nila, bigla silang nag-mate sa kanilang nest box, sa loob mismo. So, sa mga nagtatanong na kung nag-meet ba yung mga African lovebirds natin sa loob ng kanilang nest box, ay ito na ang patunay. Ayan na yung patunay. Nakikita niyo yan. Nasa loob sila. Mabuti na lang umakyat ako agad para tignan kung sino yung mga nag-mag-meet. Kaya, ayan, na-chambahan ko, na-champuan ko. Nag-mate sila sa loob ng nest box. Successful din. Halatang-halata sa galaw ng cup na natili sa kanyang lugar. So, ayun ang aking observation kapag successful ang kanilang meeting. Tapos, yung sumunod naman na meet, yung aking 16 months old na basal na back-to-back na post na possible split sa pale fallow. Yung mga may chance na magkaroon ng anak na pula mata. So, nag-mate sila sa same na aking schedule. Ayan, kung mapapansin nyo, itong video na to ay ngayong October 12. Okay? So, yung video na yung kaninang video ay kahapon yon, October 11. Okay? Tapos, ngayong araw, yung October 12, itong back-to-back possible split sa pale fallow. So, sila yung basal ko, 16 months na sila. So, ayan, nag-mate sila dahil sa schedule ko. Then, mapapansin nyo dyan kung paano naging successful yung kanilang mating. So, ito ang itsura ng cup nung naging successful yung kanilang mating. Nanigas siya, ayan, kitang-kita nyo naman. Ayan o. Nakapatong pa rin siya, tapos nanigas siya, tapos hindi siya gumagalaw sa kanyang pwesto, pati yung hen. Ibig sabihin yan, napagod silang dalawa. Nalabas ng cup yung kanyang gustong ilabas na sa loobin kay hen. Kaya ayun, naging successful yung kanilang mating. Yung after nung back-to-back natin na split-pale-palo na nag-mate, may sumunod naman. So, yung sumunod na nag-mate ay si Lamaha. So, ito, yung si Lamaha ay pangatlong beses na nila tong pag-mate. So, yung unang mate nila, successful. Yung pangalawang mate nila, successful. Tapos, itong pangatlong mate nila ay successful ulit. So, yung tatlong beses nilang mate ay successful. Okay? So, kung mapapansin niyo dyan, sobrang ganado yung asawa ni Maha. Ayan. So, paano naman natin masasabi na successful yung kanilang mating? Ayan ha. So, dito, yung lalaki, yung cup, mapapansin nyo, after ng kanilang mating, ay tumumba sa cage. Bali, yung mukha niya, yung ulo niya, ay bumagsak sa cage. Ayan. So, napansin nyo? Kitang-kita nyo na napagod siya, na naging nalabas niya yung kanyang gustong ilabas kay Maha. Kaya ayan, mapapansin nyo, steady lang yung cock doon, tapos si Maha, steady lang sa kanyang perch. So, ganyan ang pag,
pagtitingin kung successful ang kanilang mating. So, depende yan sa alaga natin. Sobrang sulit yung mating nila kasi tatlong beses na sila nag-mate na yung buwan. So, yung tatlong mate nila maha ay lahat yung successful. Kaya for sure, yung itlog ay madami. Aabot siguro ng 5 or 6, ganun. So, yung kasunod naman na nag-mate kina maha after ni maha ay bumalik ulit kina Blue Opahin. So, nag-mate naman sila sa ibabaw ng kanilang patukaan. So, mapapansin niyo dyan, gigil na gigil yung Biopied na cup. Yan o. So, yung itsura naman niya nung naging success yung kanilang mating ay ganito. So, kung mapapansin niyo dito, yung cup ay malapit ng matapos. At ang naging itsura niya dito after ng kanilang mating ay ganito. Ayan, bigla siyang naggilid at napansin nyo na steady lang siya sa kanto, sa gilid ng cage, pati yung hen ay naka-steady sa kanyang patukaan, sa kanyang kinakatuyuan. So, halatang-halata na napagod yung dalawa dahil na nasulit nila ang kanilang pangatlong mating. So, yung tatlong mating nila, lahat yon ay successful. So, ang itlog nila panigurado aabot ng 5, 6 or depende kung aabot ng 7, 8. Okay? So, ganun ang pagtitingin kung successful ang kanilang mating. Para lang naman sa akin yun, hindi ko naman nilalahat na ganun ang ugali ng ibon. So, kung napansin nyo, yung tatlong alaga kung nag-mate ay iba-iba yung itsura kapag naging successful yung kanilang mating. So, ayun ang aking masishare ngayong video. Sana ay may natutunan kayong bago at sana nagustuhan nyo rin yung aking schedule na shinare sa inyo. Ito ulit ang aking schedule. Kung gusto nyo ito gayahin, lalo na kung may essential vet kayo, mas okay yon. Pero kung wala kayong essential vet pero may Selectrogen plus MVM kayo, mas okay yon kapalit ng essential vet, okay? So, ayan ang aking schedule. Sana makatulong ako sa inyo sa pag-breed ng inyong mga alagang ibon habang breeding season pa rin, okay? Habang taglamig pa rin, no? Sayang, makakahabol din yan mga alaga nyo. Kaya, kung susundin nyo itong aking schedule, okay lang. Pero, hindi ko mapapangako sa inyo na yung schedule na to ay e-effect sa inyong mga African lovebirds, okay? So, yun lang ang ating topic ngayong video about sa schedule, sa itsura ng mating, sa itsura ng successful na mating, at yung kung totoo ba yung nag-mate sa loob ng nest box. So, ayun yung apat nating topic ngayong video, okay? So, mag-shoutout sa tayo. So, shoutout kay Steven Jan C. Quiason, kay Jose Victoria, kay Ferds Marinerong Padyakero, kay Willy Posadas, shoutout din kay Norman J. Victorino, kay Samuel Almornicar, kay Mark Daniel, kay Leonard Melgar, kay Lay Cabrera, kay Nog Nog TV, shoutout din kay Jagger Luga, kay JRD Motovlog, kay Hobby ng Mga Kabataan, kay Jan Peter Nones, shoutout din kay Melvin Almario, kay Jan Mark Zamora, shoutout din kay Jopel Chua, kay Ray Sardeya, kay Brian Santiago, shoutout din kay Dan Melig, kay Wendell Crespo, kay Sandy Pineda, kay Wendy De Leon, kay Kenneth Del Valle, kay Dexter Lovebird Tidiri, kay Cage Fernandez, kay Florence Aquino, kay Joshua Wage, kay Kimwell Maranata, shoutout din kay Amado De Osma, shoutout din kay Brian Ebero, kay Anthony De La Cruz, kay Dix Dilia, shoutout din kay Funtime 3D, kay Kero Ganzon, kay Alberto Teves, shoutout din kay Ayesha Valles, kay Raquel Espanya, kay Norman J. Victorino, kay Franciel Viray, kay Rans Magtanong, kay Kian Andrew Rojas, shoutout din kay Frankie Suba, shoutout din kay Leo Manalili, at shoutout kay Wendell Dapula. So, kung gusto niya magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo
sa kada video namin. Tapos kung may mga katanungan pa po kayo, comment nyo lang. So ayun lang ating video. Sana may natutunan po tayong lahat. At sana nakatulong ako sa inyong mga alagang ibon. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.